welcome back again sa aking channel. Panibagong araw at panibagong video tutorial na naman tayo. Sa video ito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-customize ng YouTube channel. Kung gusto niyo po siyang lagyan ng trailer doon sa homepage niyo, panoorin niyo po itong video. So kung kayo po pala ay bago sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and turn on. Notification bell button para po kayo ay ma-notify sa aking mga videos na i-upload. So, ang una lamang natin gawin guys is pupunta po tayo sa ating YouTube channel sa desktop mode. Pero ang ginagamit ko ngayon guys is cellphone. First, mag-login muna tayo syempre sa ating YouTube account. So, pupunta tayo sa Google tapos sign in natin yung ating account na YouTube. So, pag naka-sign in na kayo guys, punta lamang kayo dito sa inyong profile picture. I-click nyo po ito. Tapos, pindutin nyo ulit yung your channel. So, ito na po yung lumabas. Hindi po tayo naka-YouTube studio guys, sa ito lang siya, youtube.com. So, pag gusto niyo pong i-customize, for example, gusto niyo siya lagyan ng video dito mamaya. First, guys, English kasi yung nakaset ngayon sa channel ko. So, since my channel translation ako, guys, so ililipat ko muna siya sa Filipino. Pupunta dito sa ulit sa profile picture. I-change natin yung language. Ibalik ko siya sa Filipino. So, ayan. Pag may nakalabas sa inyo ganyan, guys, ilipat nyo muna siya sa language nyo, Filipino language. Pero kung wala naman, dahil hindi kayo nag-set ng channel translation, so, pwede na kayong pumunta diretso sa customize channel. So, pag may nakapasahin natin, ganito ang itsura ng iyong channel sa mga nakasubscribe na user. So, pag may mga subscriber na kayo, pag pupunta sila sa channel nyo guys, ganito yung lumalabas. So, ganyan. So, meron po kayong nakitang video dito sa homepage ko. Kung gusto nyo pong lagyan ng ganyan. Yan po siya. Kung gusto nyo guys, kung napansin nyo po, meron siyang dalawang choices dito. Yung mga viewers natin na nakasubscribe na sa atin, ganito po yung kalabasan ng ating channel guys. So, ito po yung itsura niya sa mga nakasubscribe na sa channel natin. So, pag-scroll po nila yung pagpupunta sila sa ating channel, i-click nila yung pangalan natin or yung profile picture. So, ganito po yung kalabasan. Para sa mga So, ganito po siya. Pag gusto nyo naman na para sa mga bagong bisita, ganito din ang kalabasan niya guys.
kung gusto nyo siyang i-edit, ayan, papalitan ko siya guys, dahil gawin ko siyang palitan ko siya. I-change ko siya sa trailer video. Mag-insert po kayo dito ng trailer ayon sa content ng inyong channel. Kung ano yung mga binavlog nyo guys, pwede nyo siyang i-edit, i-cut nyo lang yung mga video, tapos idugtong-dugtong nyo. Ayan. Papalitan ko po siya ng ibang video. Ito po yung ipapalit natin guys. Bale, pag gumawa po kayo ng trailer pala guys, dapat naka-upload na yung video dito sa inyong channel kasi hindi po kayo pwedeng kumuha na direct sa inyong file. Ito yung i-change natin. I-save. Magdagdag ng heading para sa content na ito. YouTube tips and tutorials na lang guys yung ilalagay natin dito. Tapos save. So napalitan ko na po siya. So ito yung kalabasan sa mga viewers na nakasubscribe na sa channel ko guys. So ito yung ginawa kong customization. Naglagay po ako ng trailer para kung may mga viewers na nakasubscribe sa akin channel, kung i-view nila yung homepage ko guys, so pwede nilang malaman kung ano yung content ko dahil nakita na nila dito sa aking trailer. So yun po. And para naman sa mga bagong bisita, naglagay din ako ito ng video dito sa aking homepage para po makita din naman nila kung ano yung ginawa kong feature dito sa aking homepage guys. So pag mga bagong viewers or hindi pa nakapag-subscribe, pag i-click nila yung video or yung YouTube channel ko, tapos i-click nila yung profile picture ko or yung channel name ko, ganito po yung kalabasan nyo guys. So maaari pong makita talaga nila yung content ko. So yun po, ganito lamang pag customize guys. Kung gusto nyo maglagay ng trailer, punta kayo dito sa subscribers, tapos i-click nyo po yung parang may ball pen dito sa taas. Ito. Yan. Ayan. So, tapos na. I-save na natin siya. So, ganito na po siya, guys. Ayan, may nakikita po kayo ditong ball pen or lapis na symbol. I-click nyo lang yan kung gusto nyo pong palitan. So, ganito din sa new visitor or sa mga bagong bisita. May nakalagay din dito na lapis. I-click nyo rin ito. Tapos, maghanap kayo ng video na gusto nyong ilagay dito sa inyong homepage. Tapos, i-save nyo after.
So, magandang bagay din ito guys sa ang pag-customize sa inyong YouTube channel para po ma-inform yung mga new visitors or yung ating mga subscribers kung ano yung mga video na in-upload natin o mga binavlog natin. So, ganito lamang po guys kasimple kung paano po tayo mag-customize ng ating YouTube channel homepage. Lagyan natin siya ng trailer para sa mga subscribers and video din naman na kung ano yung sikat na video nyo, ilagay nyo doon sa para sa mga bagong bisita. Para po ay masaya sila na ay ang ganda ng kanyang content, ang ganda ng kanyang videos. So, ang daming views, mga ganun. So, pupuntahan talaga nila yung channel nyo at i-subscribe nila kayo. So, sana po guys ay may natutunan po kayo sa video na ito. And huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng comment at i-like nyo na rin kung nagustuhan nyo po yung video na to. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-turn on nyo po yung notification bell button. Salamat sa panonood! Bye-bye!